Hello mga katoma, magandang gabi sa inyo lahat. Welcome sa ating YouTube channel, ang Pinoy Tomador. Kung hindi ka pa nakasubscribe at tapadan ka lang, subscribe ka na para updated ka sa mga lalaklaki natin. At sa gabing ito, laklakin natin itong barbikan. Ito ay isang non-alcoholic beer. Tekman natin. Tigas yung takip niya. Ayaw. Ayan. Ayan, mga katoma, barbikan. Ito yung isa sa sikat na non-alcoholic beer dito sa Middle East. Lalong-lalo na nung nasa Saudi ako, ito yung mga iniinom namin. Ang pagkakaiba lang ito sa tunay na beer, wala lang siyang alcohol, pero yung lasa niya, kung walang flavor, kung plain na malt lang siya, malt flavor, siyang siya ng beer. May pait, may karhat, matapang din siya. Pero ito, flavored na to, lemon flavor. So, medyo masarap na yung lasa nito. Yung lasa niya halos malapit na malapit na sa beer. Ang kulang na nga lang dito sa inumin na to ay yung alcohol. Bali ito ay gawa sa malt. Yung malt ay mula sa ano, sa mga butil tulad ng trigo. Yun ang ginagawa nilang ano, ginagawa nilang base ng beer. Marami kasing iba't ibang klase ng beer. Ang natatandaan ko lang ano, tatlo, yung lager beer, ale, saka itong malt. So etong barbikan, beer din siya, kaso ano, yun nga sabi ko, non-alcoholic. Kung kami nasa Saudi, dahil bawal dun yung mga alcoholic drinks, ito, bumibili kami ito ng ano, karton-karton. Tapos ini-imagine lang namin na nagiinom din kami para hindi kami uminom ng beer. Yung iba, ginagawa, nilalahokan to ng sadiki. Yung paggawa ng sadiki, halos siyang-siya rin ang paggawa ng tunay na beer. Kasi ang component ng beer, sugar, water, saka yeast, asukal, tubig, saka yung pampalsa ng tinapay, ano ba yun, libadura, yeast, yes or no, yun. So, nung nasa Saudi pa ako, meron kaming marunong gumawa ng sadiki. Eh.
mga simulan na magbabad mga Martes ng hapon, titimplahin na yung ano, yung tubig, asukal sa kahit sa isang timba. Tapos mga after 2 days na makikita mo yung mixture na bumubula na siya, kulay gatas na siya, kulay gatas, milky white, puro bula na ibabaw niya. Dati nasubukan namin na hindi na namin niluto, ininom na namin ng ganun parang tuba. Yung lasa niya, masarap din, para din tuba na galing sa niyog. Yun ang sinubukan namin noon nung tinamad na lutuin kasi wala nang oras magluto. Ngayon, paglulutuin naman, gagamitan ng pressure cooker kasi kinakailangan yun ng ano, evaporation. Yung pagkumulo yung mixture sa loob ng ano ng pressure cooker, magpapawis siya. Yung pawis na yun yung pinaka alcohol. Ngayon, yung pressure cooker may nakakabit na hose na naka na dada sa malamig na tubig, ang tinatawag naman yung condensation. Ngayon yung pag na condensation na yon, magiging na siyang tubig ulit yung alcohol na nag-evaporate, magiging tubig na siya, magiging liquid, I mean liquid, hindi tubig, liquid. At yung unang patak nun, napakatapang nun, halos pure na alcohol yun, nagliliyab yun. Ngayon, kaya kailangan magaling yung nagluluto kasi yung matapang ngayon, yun ang iahalo doon sa mga huling patak. Yung sa kalagitnaan ng patak ng condensation na yun, okay yun. Kahit hindi mo natimplahin kasi normal na sadiki na yun, normal na lambanog. Ang pagkasamahin lang, pinag-mix ay yung unang patak sa yung mga huling patak. Kasi yung huling patak naman, matabang na. So, yung matabang na yun, na parte, yahalo yung unang patak na napakatapang. So, kailangan yung magtitimpla, alam niya yung lasa ng ano, ng saktong lambanog. Kasi pag napasobra naman yung ano yung alcohol, may tendency na makalason. Kasi parang ano, para mo na rin sinunog yung loob ng katawan mo kasi napakainit ang alcohol na yun. Eto, masarap din siya, masarap. Lalo na sa flavor na siya. Mga flavor nito, apple, lemon, pineapple. Yan yung mga normal na flavor nito. At saka yung malt, yung plain na malt. Yung plain na malt na medyo matapang siya. Medyo mapait-pait. Talagang halos beer na rin ang lasa. Hindi ka nga lang malalasing. So, paano mga katoma? Pagkaupos ito, tayo tutulog na muna. Medyo pagod galing sa trabaho. Sa isang araw tayo babawi yung medyo
tunay na beer naman ating tatagayin. Bye.